to spoil this beautiful day or anything, huh? Come on. It's a leper. Stay back. Cover your mouth. Don't breathe his air. Don't come any closer. It's okay, John. It's okay. Rabbi. No. Rabbi. Rabbi. You can't know his disease. You can't. Please. Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, you can make me clean. Only if you want to, I submit to you. My sister, she was a servant at the wedding. She told me what you could do. I know you can heal me if you are willing. I knew it. What can I ever do? No. Do not say anything to anyone. You don't seek your own honor? Please just do me this one thing. But what do I tell people? Go, show yourself to the priest. Let them inspect you and see that you are cleansed. Make the proper offering in the temple as Moses commanded. And go on your way. Who has an extra tunic? Just one of you, just one of you. That's enough. Green is definitely your color. Not too shabby. Tayo ay nagbabalik sa ating masarap at masayang hapag-usapan. At ang ating season ngayon ay ulayaw o magandang samahan. Magandang umaambon na hapon mga kaparokya. Salamat sa ating magandang samahan mula noong unang season at ng hapag-usapan hanggang ngayon. Ayan, nagbabalik tayo sa hapag. Alam naming excited kayo, pero tayo muna ay magdasal para masimulan na natin ang pagkain at kwentuhan. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, Amen. Lord, you're good. Thank you for the food. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Salamat, Carla, at salamat din po, Father Mar, at sa ating mga kaparokya na hanggang ngayon ay nakasubaybay pa rin sa ating hapag kahit ilang beses nang napalitan ang mga co-host ni Father Mar. Kami po ni Ate Carla ay mula sa Music Ministry.
Nakita niyo naman po ang video bago tayo nagsimula. Ano po ang manasabi niyo sa video mula dun sa napanood natin na The Chosen, Ate Mean? Actually, nakaka-touch siya, Ate Carla. No, nakaka-touch yung video clip na yun. It reminds me na kailangan sa lahat ng bagay, especially pag tayo ay tutulong, dapat tayo ay maging humble, katulad ng gustong iparating sa atin ni Kristo. By the way, isa dun sa mga nakita kong highlights dun sa paghingi ng tulong nung isang taong may ketong is yung he fervently prayed and he believed na si Jesus yung makapagpapagaling sa kanya. At ano yung sabi niya? Sabi niya, I knew it was you. Diba? So, ganun din. So, ito yung nagsisilbing inspiration din sa akin to be humble all the time. So, syempre, diba? Ayun nga, isa din sa mga paborito kong kanta na nakapagpaalala sa akin nung pinanood ko yung The Chosen is yung panalangin sa pagiging bukas palad. Diba po, Panginoon? Katayin mo nga. Bakit ko ba sinabi yun? Dapat hindi ko na sinabi. On the spot ka ngayon. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Kinabahan mo akong maglipo sa iyo na magbigay ng ayon sa narapa. Walang hinihintay mula sa'yo. Iba, Father. Tutuloy pa ba? Sabi ko na nga ba, Father? Yes, Father! Anong yes? Ano pong masasabi, Father, sa ating video? Pero maganda yung huli, no? Na walang hinihintay mula sa'yo. Bago ako mag-react, o magbigay ng aking reaction. konti o nasulyap lang. Siguro maganda kung balikan natin sandali yung nakaraan, no? Nung last Saturday. Diba ang pinag-usapan natin noon ay panalangin at pag-ibig. No? Kinonect natin yung dalawa, panalangin at pag-ibig. At ang ating napag-usapan ay ang panalangin ay pakikipag-usap sa kanya, no? Lalong-lalo ng pakikinig sa kanya. At siguro maidadagdag din natin na ang panalangin ay ang pagkilala palalo natin sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Kasi ang panalangin naman ay pag-meditate din, no? Pagpakilala natin sa kanya na napakaganda dahil kung nakikilala palalo natin siya, ang kanyang love, ang kanyang awa at habag, no? Ay lalong nagiging confident tayo, no? Para tayo din ay magsalita sa kanya, no? Na atin ding ipaabot sa kanya kung ano yung ating nasa kalooban natin, no? At syempre, kung ito'y pagkilala tungkol sa ating Panginoon, itong panalangin din ay pagkilala natin sa ating sarili, no? Na habang ating pinagnilayan ang pagmamahal niya sa atin, naalaala natin ay naging marami tayong palang pagkukulang, no? Hindi natin naibalik yung love niya sa atin, no? Kaya sa pamamagitan ng panalangin yon, lalong naiisip natin na pagninilayan natin na ganito pala ako kamahal ng Diyos. At dahil ganito, ang pagmamahal ng Diyos siya ang nagmahal sa akin, dapat ako din ay magmahal. Amen. Dapat ibabalik ko rin itong pagmamahal na ito sa kanya sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa aking kapwa. At napakaganda kasi i-connect na natin ito sa ating topic na yon, pag-ibig at lunas. No? Na kung andun yung pag-ibig natin, marami tayong matutulungan. Marami ang malulunasan, ika nga. Diba? Na ang karamdaman ay sabi nga natin, hindi lamang yung physical. Andun din yung emotional, diba? Andun din yung spiritual. At sa pamamagitan natin, daladala ang Panginoon sa puso natin, daladala ang pagmamahal
at andun sa puso natin, marami tayong mga kapatid na masasabi natin, mapapagaan natin ang kanilang dalahin. No? O kung may nararamdaman man silang sakit, at least yung feeling pa na mayroong isang ganun ang concern sa kanila, ganun ang pagmamahal, malaking bagay na yan. Sabi nga, love conquers all. Amen, Father. Sobrang ganda nung sinabi ni Father. Sobrang ganda pong matameme na lang ako. Pero speechless ako kasi doon pa lang sa sinabi ni Father na love conquers all. Diba kahit na sobrang dami nung nagawa sa yung hindi maganda ng ibang tao, pero kung may pagmamahal ka sa puso, ma-overcome nun lahat. No? And with regards to dun sa video na pinanood natin, dun sa lalaking may ketong, noon kasi diba po, pag may ketong ka talagang lalayuan ka ng tao. So i-relate natin ngayon, no? It could be emotional pain, no? Kahit na sobrang bigat nung pinagdaraanan natin, kahit na sobrang lalim nung mga pagkakamali na nagawa natin, nandyan yung Diyos, nandyan siya para tulungan tayong bumangon ulit. No, kahit na pakiramdam mo sa sarili mo na wala na akong pag-asa kasi sobrang dami ko na ng pagkakasala, ang dami ko ng pagkakamali, pero mali pala. Don't lose hope kasi nandyan yung Diyos, nandyan siya lagi, willing siyang panipaguhin ka basta ikaw willing ka lang din lumapit sa Kanya. Ayan, at ayan po ang ating gospel story na inspiration ng ating episode ngayong hapon, at yan din po ang ating gospel bukas, araw ng Linggo. So, sandali yes, niya, no? Kasi, Carla. Yes, Father. Tungkol kasi dun sa kitongin, no? At masasabi dahil natin na yung love mismo ng ating Panginoon ang nagpagaling sa tao. Yes. No? Amen. Makapangyarihan ng Panginoon at ginamit niya ang kapangyarihan niya dahil love niya yung taong yun. At dahil din sa love ng Panginoon na nakikita at nararamdaman ang taong iyon, yun ang nagtulak sa kanya para tumawag sa Panginoon. Dahil doon ang tiwala niya na mapapagaling siya ng Panginoon. Kaya lahat ay love. Yes. Amen, Father. So, ayun po. Kanina nabanggit nga ni Father na ulayaw ang title ng ating season. Meaning, magandang samahan. At pag-ibig din ang laman ng ating kwentuhan ngayon dahil nga Ate Carla ngayon ay love month. Yeah. Happy Valentine. Kaya wag na tayong bitter, mga kuya. Nagkalat ngayon yung mga naghahabol para sa Valentine's. Please relax lang kayo dahil ang Lunas ay pag-ibig at pag-ibig pa rin. Amen. Yeah. Big amen to that. Iba talaga nag-inspire. Ayan. At paalala po sa ating mga kaparokya na lagi kayong pwedeng makiisa sa ating hapag-usapan, huwag po tayong mahihiyang magbahagi sa pamamagitan ng comments. Please share din po yung ating live streaming ngayong hapon. Ayan. Salamat po! Yes, simulan na natin ang hapag-usapan series, Pag-ibig ang Lunas. Unang tanong, gumaling ka mula sa anong karamdaman? Masasabi mo bang pag-ibig ang naging lunas? Oh my gosh. Wow! Parang bigot naman ang tanong. Pero bago doon, ha? Sige. Mayroon doon bitter, eh. Sino po ba? Hindi, may bitter. May bitter. Ha? Hindi, doon sa binasa, sa nasabi ni, mayroon bitter. Well, pag bitter tayo, lugi tayo. Amen. Pag bitter tayo dahil sa mga ginawa na gawa sa atin ng iba, dahil sa mga narinig natin, lugi tayo. Dahil dapat ang pagsusumikapan natin ay maging better person. Yes, Father. Doktor na? Doktor na! Ending na ba ito? Shoutout muna tayo. Ay, shoutout na tayo. Ay, shoutout. Father. Hi! Lucia, Rhea Vivar, Gail Roma, Rica Joy Rodriguez, Julius Desena, at Mirna Montvedet-Dreltier. Ayun, shoutout po sa aming coordinator, Andrea Dacanay, Mariona Dante, Marvin Paransa, Mars De La Pena, at kay Sir John Mark Mabula. Idol ka daw niya sa Idol ko rin yan, ako.
the best yan. At syempre, hello din po kay Tristan May Espano. Jesus Brioso, Carl Luis Halig, ito studyatika, Alicia Pineda, and Tito Azuz. So, ayun na nga ang ating question. Gumaling ka mula sa anong karamdaman? Father Mark. Father Mark, kayo pwede po ba kayong mauna muna? Oh, by the way po sa ating mga viewers, kayo po ay hinihikayat namin na mag-comment po ng inyong mga sagot sa ating katanungan. Gumaling ka mula sa anong karamdaman? Parang not okay. Necessarily sakit sa katawan. Oo, kaya... not necessarily. Ikaw ba, Ate Carl? Okay, dahil ipinasa ni Pa. Kanina ko pa ito pinagninilayan. Kaya nung pagdating ko dito, tahimik lang talaga. Kasi, isi-share ko na ba? Parang ganyan. Pero, gumaling ako sa anong karamdaman, I could say na emotional pain. No? Oo. Oh. Oh. Tissue lang iiyak ka kasi Valentine's bukas. Ayan, emotional pain. This happened last year. Bago pa lang yung lockdown. Ayan. Hindi ko na i-detalye. Siguro yung ano na lang. Share mo na yan. Ano ba yan? Ayan, paano ba to? Paano? Pag-agantahin. Very bad. Siguro, ano, emotional pain in terms of relationship. Ayun. Maging specific na tayo. Kasi this happened last year lang din. And, syempre, lockdown, di ba? Parang, anong gagawin ko? Paano ako mag-move on? Parang, hindi ako makagala kasi lockdown. Hindi ako makapag-unwind. Parang ganun. Pero, dumating ako sa punto na, ako, sa sarili ko lang eh. Sinarili ko lang nung mga panahon na yon. Kasi, syempre, ayoko din muna maging burden sa iba. Pag share ko yung problem, parang syempre makakadagdag pa sa isipin nila. So, sabi ko hanggat kaya, bakit mo ganun yung music? Sabi ko hanggat kaya mo naman. Hanggat kaya kong sarilinin, kaya naman, strong naman tayo, ganyan. Syempre lang, yan sabihin yung sarili natin yan. Pero, tao lang tayo, dumadating sa punto na hindi ko na kaya talaga. Then that's the time na, totoo nga, na it's a different kind of pain kapag umiyak ka na sa Diyos na sabihin mo, Lord, tanggalin mo na yung pain na, Lord, pwede bang tama na yung suffering? Parang ganon. And sobrang saya ko because after that night na nanikluhod ako, nagdasal ako sa Diyos, natanggalin na niya yung nararamdaman na sakit. Kinabukasan, nagkaroon ako ng courage na sabihin sa family na, wala na po kami, ganyan. Parang natanggap ko na why things have to happen. Parang ganon. Siguro kasi merong gustong sabihin sa akin yung Diyos. May gusto siyang ituro sa akin bakit kailangan kong maging pagpadaanan yung mga ganong bagay. So yun, I dealt with emotional pain. Sobra, doble eh. Doble kasi ano nga tayo, lockdown tayo. So nagkakaroon po tayo ng anxieties about the COVID-19, di ba? Anong mangyayari? Ano bang, ganoon, ang daming iniisip. Pero hindi ako iniwan ng Diyos. I am so happy. I am so grateful. Kasi dun sa panahon na so parang dark ages, kumbaga, di ba? Dark ages talaga. Pero hindi, never akong iniwan ng Diyos. Never niya pinaramdam sa akin na tinalikuran niya ako. Never na pinaramdam sa akin na hindi ako sapat. Kung yung ibang tao ay pinaramdam sa akin na hindi ako naging sapat sa kanila, yung Diyos, lagi na sinasabi sa akin na you are worth it. You are so precious na no man can bring you to this kind of pain. Na hindi mo deserve. Parang ganon. So, I realized na sobrang galing ng Diyos. Kasi kahit na sobrang pakiramdam ko, hindi ko na kaya, nandyan siya. Binigyan niya ako ng lakas to move forward. And ayun, look at me now. Parang striving. And na-realize ko na talagang tuloy lang yung buhay. Diba? May ganun pangyayari talaga. May aalis, may darating. May bibigay yung Diyos na talagang para sa'yo. Ayan. Ay, Baba! Ayan. Go on, a happy Valentine sa'yo. Walang iiyak. Kayo naman. Tapos na tayo sa season na yan. Si Father kasi. Si Father kaso. Father, ikaw naman. Ako na ba? Father. Ano yung tanong, ha?
Gumaling ka mula sa anong karamdaman? Karamdaman. Karamdaman? Opo. Yes, Father. Ah, marami. Pero ito yun, no? Kasi nagsalita na si Carla at yung mga dumating sa kanya na nagbigay ng pain ba? Yan, no? Ay kami, sa ako bilang isang pari, ay dumarating din yun, no? Hindi na laman lahat ay ano sa'yo, di ba? Mayroon din mga, kayo na ka rin mga naririnig na, di ba? Yung mga, siguro, pag pupuna, ganun, no? Minsan may mga hindi maganda din na salita na dumarating. At talagang yan ay nangyayari. Hindi naman natin ma-please lahat, no? At balik tayo sa pag-ibig. Laging ang pag-ibig ang nagiging bunas. Minsan, napupunta na lang ako sa Blessed Sacrament. At doon ay na-imagine ko na lang ang Panginoon na nakatitig sa akin. Habang ako'y nakatitig sa Kanya, nakatitig ng may pagmamahal, awa, tabag. At isa ang naririnig ko sa Kanya lagi. Ang naririnig ko sa Kanya lagi ay mararanasan mo yan. No servant is greater than his master. Amen. Yes. Naranasan ko lahat yan, mas matindi pa, mararanasan mo rin yan. At yun ang nagiging lunas lagi. Yung love na yun ng Panginoon, yung concern sa iyo na nagtatrabaho para sa Kanya, naglilingkod, andun lagi yung mga salita na talaga namang nakapagpapagaan ng dalahin. Marami pang mga karamdaman. Mamaya, ibahagi ko pa sa inyo. Yan. Oh, ikaw na, Mian. Papa. Ano? Ah! Ayun. Hindi ka ba mag-share ng... Father! Ah? Go na yan, girl. Ano ka ba, Father? Siguro ang ma-share ko kung gumaling na ba ako mula sa dinaramdam ko. Siguro hindi pa fully, Father. Okay. Pero iba-iba kasi tayo ng pain eh. Kung katulad kay Carla, ang pain niya is emotional pain mula sa isang relationship. Ako, pain from a loved one na yumaon. Yeah, okay. Pero syempre kapag ka, diba, kapag ka namatayan tayo, Father, lalo na kung, joke lang, lalo na kung sunod-sunod sa pamilya, syempre parang nakakaano yun eh. Nakakalungkot, ang bigat. Kasi kapag ka, umalis na sila sa mundong ito, mo alam kung paano kan magsisimulang na wala sila sa tabi. So siguro 5 years na nakalipas na wala na sila. Pero pag naaalala mo, andun pa din ang pain. Pero syempre, of course, Father, hindi naman dun natatapos ang buhay. Andun pa rin yung pag-asa na pagkatapos ng lahat ng ito, magkikita pa din naman kayong muli. So yun yung nagpagaling sa akin, I guess. So kung tinatanong kung gumaling na ako, siguro hindi pa fully. Kasi pag naaalala mo pa rin yung pain na iniwan ka na nila dito sa mundo. Joke! Oh, tama! Mayroon pa na eh! Ayun po! Nakakat ano naman ang mga sharing niya? Father, nasan yung tissue? MMK pala ito, hindi ako nainip. Pero alam niyo bilang, alam niyo kahit sa aming mga pare, no? Minsan, binigay mo na lahat, no? Binigay mo na yung nakikita mo na makakatulong. Pero mayroon pa rin ibang dating. No? Kasi yan din, kaya yan din ang mga pains namin na nararamdaman. At sabi ko nga, ang lunas lagi ay love. Na despite na andun pa rin, tuloy ka pa rin sa paglilingkod. Kaya sa mga servants natin, no? Tuloy pa rin sa paglilingkod. Amen! Amen, Father! So, ayun na nga. Ang nabahagi natin ngayon ay hindi lang ang physical healing, even emotional healing at ang mga relasyon natin, Carla. So, bago natin basahin ang mga comments, shout out muna tayo sa... Yon, Father Mar, shout out tayo kay Becca Pocis, Roy Pineda, Marie Cruz, Marie,
Bel Bilonio. Ay! Uy, si Bel! Okay, shout out sa ating comment kay Kuya, mula kay Kuya Jomery Aquino. Gumaling ako mula sa spiritual pain at emotional pain. So, ang tunay na nagmamahal na nanatili at kailan may di nawawagit, kay Lord mo lang matatagpuan. Amen. Amen. Sandali, bago tayo pupunta doon. Naalala ko kasi yung comment ni... ni Brother Jomery. Jomery nung nakaraan eh. Sabi niya, naalala ko pa. Sabi niya, comment ka pa. Sabi niya, kung bakit tayo may mga pains, ay dahil sa, minsan, wrong decision. Tama? Tama po yun. Tama yun. Maling decision. Kaya ang nagiging bunga, pain. Amen? Amen. Kaya, comment from Becca, paano yung pronounce it? Bokis. Now po, still struggling may stage for cancer, but I accept already that this is a blessing. Wow! Pray ka po namin. O para naman po kay Ate Joanna Sara Salenga, emotional pain. Through praying the rosary consistently, unti-unti niyang pinarealize, and then I surrender. Amen! Ayan, Father Mar, binabati ko po ng aking Papa. Happy Valentine's daw. Ay, Happy Valentine po! From Elena Mendoza, Happy Valentine din po! Sino si Elena Mendoza pa? Sino daw po? Dito sa... Parishino. Ayan! Ay! Oh my God! From Sir John Mark, grabe, apprentice ako niyong Carla Joy, but napaka-powerful. Oh, grabe, dyan ako. Hindi nilang itindihan. Wala kay John Mark, magulak. Ayun nga, grabe nga daw. Apprentice mo daw siya, Ma'am Carla. So, napaka-powerful nung mga words mo. Nadala ako at Sir John Mark. Matuwa ka na lang. Na-touch na. Kaya... May viewers pala tayo. Ayun, i-share ko lang din po, katulad sinabi ni Father kanina, di ba? Sabi, pag-ibig nga ang lunas, kasi ito yung laging mantra ba yung tawag doon? Basta yung lagi kong pinaniniwalaan na kapag pag-ibig yung nagdulot sa'yo ng sakit, pag-ibig din yung maghihilom sa'yo. Kasi, amen. Mahirap mabuhay nang walang pag-ibig, walang pagmamahal sa puso, di ba? Kaya sa mga viewers natin dyan, no, mahirap yung dumaan sa ganung phase na malasaktan ka, pero huwag natin kakalimutan na mas masarap pa rin magmahal kesa magalit. Ay, mas magaan yung buhay kapag may pagmamahal pa rin sa puso. Yes, ayan, of course. May additional comment from Kuya Ruru Galo, gumaling because I am learning to embrace myself, particularly my flaws, and accept my wrongdoings. And from Kuya Ronnie Morales, what doesn't kill you makes you stronger. This is true to our emotional pains and struggles. Amen. Thank you na sabi ni Ate Becca. Ayun nga po. Nag-uumpisa pa lamang po tayo mga kaparokya. Yan ang bigat natin, diba? Nag-uumpisa pa lang ba tayo? Yes, Father. Umpisa pa lang po yun. So, maya-maya, mabigat na ano na yan. At bago natin ipagpatuloy, panoorin po natin ang video na ito. Yung para sa akin po, yung pagiging nurse ay isang bokasyon din. Na yun din po naman yung bokasyon ko nun as youth minister eh. At parehas po yun, about pagmamahal lagi. Kasi kapag po about giving yung profession mo and yung vocation mo, parang pagmamahal pa din naman po lagi yung ibinibigay mo. Kaya parang as nurse po, as youth minister, lagi po yun, parang ang bokasyon po pares nun is, ang tawag po is magmahal at maglingkod sa ibang tao. Nag-resign po ako sa corporate job ko po. So, November po, nag-resign po ako. So, ngayon po, wala po akong trabaho itong first quarter of the year.
Tapos ang DOH po, nagpatawag po sila noon ng volunteers para po sa COVID crisis na ma-assign po sa mga COVID referral hospitals. Noon na po, may mga ano ako, tanong, doubts, hindi ako sure. Pero gusto ko pong tumulong, pero parang half-hearted ka noon, hindi mo alam kung anong, paano po. Then, naalala ko po, as one family, nag-join po kami dun sa Orbi at Orbi Blessing po ni Pope Francis, yung 1 a.m. Tapos sabi po dun sa mensahe doon na parang, I will not leave you at the mercy of the storm. Take heart and take courage. I am with you. Non lasciarsi in balia della tempesta. Do not leave us at the mercy of the storm. Ripeti ancora. Tell us again. Non avete paura. Do not be afraid. E noi insieme a Pietro. And we together with Peter. Ogni preoccupazione. Cast all our anxieties onto you. Sappiamo che tu hai cura di noi. Because we know that you care for us. Tapos sabi ko, okay po, sumagot na si Lord. Sumagot na siya na parang ano man yung pangamba ko na hindi nga ako isi-send mag-isa. Kasama ko siya. So, yun, kaya bukasan po nag-apply po ako dun sa DOH na volunteer program nila para po sa COVID crisis nga po. Then, March 31 po nag-orientation na kami. April 1 po, nag-start na po kami na mag-volunteer as nurses po sa COVID ward po ng PGH. Tayo may kanya-kanyang call and lahat po tayo merong magagawa. Para sa akin po, hindi naman kailangan na nasa frontline ka para may magawa ka. Hindi naman po kailangan ako na maging nurse para may matulong ako. Kung sakali pong hindi ako nurse, maghahanap po ako ng paraan kung paano ako makatulong. So para sa akin po, yun din po yung tawag sa mga kabataan. Kung nasan man sila ngayon, may call po si Lord para sa kanila or para meron silang magawa. Saka po, wag mawalan ng pag-asa. Yun din po yung sinasabi namin lagi sa mga pasyente namin na kahit na mag-isa lang sila, do not lose hope. Na parang, minsan po kasi parang ang helpless nung feeling nila dahil nga po mag-isa sila. So, wala silang kamag-anak sa tabi nila. Tapos ang nakikita lang po nila is yung kami na mga nurses, tapos naka-full PPE pa kami, halos din nila makita yung itsura namin. Pero, at least man lang maramdaman nila na totoo sa puso namin, tsaka sa mga mata namin, nakangiti kami, tsaka gusto namin ipaalala sa kanila na huwag mawala ng pag-asa. Yung pagiging grateful din po ng mga pasyente na na-encounter namin. Kasi minsan po parang may pasyente kami na bedridden, ganun po. Tapos parang wala ko na ririnig sa kanya na sinasabi niya na iintindihan ko, ganun po. Pero one time, nung nagpaalam ako, dahil pa-off na ako, hinawakan niya lang ako. Tapos parang ayaw niya akong paalisin. Parang that moment po, parang naisip ko kung gaano kahirap para sa kanila yung sitwasyon nila. Although wala silang sinasabing words. Pero that moment, nung hinawakan niya ako na parang ayaw niya akong paalisin, parang pinapaalala ni Lord na yung presensya mo minsan sapat na. Lahat po, walang exempted po na makaramdam ng lungkot, ng depression, pero alalahanin po nila na hindi po sila nag-iisa. Na meron po silang mga kasama. Pwede po nilang i-reach out yung mga magulang nila, pamilya nila, mga kaibigan nila, ministry po, community. At lalong-lalo na po, lagi lang po sila tumawag sa taas. Lagi lang tawag kay Lord na yung pagmamahal ni Lord yung pumuno sa kanila na para magpatuloy lang. At maging matapang po hangga't kaya nila. Pag-ibig ang gunas. Nakita natin ang video ng isang nurse, literal na tumutulong sa pagpapagaling sa mga tao. Katuwang ng mga doktor. Napakahirap maging nurse at lalo ngayong pandemic. Pero nakita natin si Nabel. Yes, Father. So, yun nga. Nakita niya yung kanyang purpose sa pagiging nurse niya. Kaparis natin, Father. Ikaw po sa larangan ng pagpapari. Kami po ni Carla sa larangan ng pagtuturo.
So, within that, syempre pagka passion mo kasi ang isang bagay, hindi ka manghihinayang kung ilang oras ka gumagawa para sa bagay na yon. Kumbaga, everything for you is fulfillment kasi yun yung passion mo eh. Doon mo nalaman yung purpose mo sa buhay mo. So, ayun. Ano masasabi mo, Ate Carla? Actually po, yun. Love is a driving force po talaga para magkaroon tayo ng dahilan para gumawa ng mabuti. I-relate ko na lang din dun sa na-share ko kanina. Kasi diba, from pain, so naging motivation siya sa akin para mas maging effective pang leader. At para mas maging, I cannot say na talagang mabuting tao kasi syempre may mga pagkakataon din talaga na nagkakamali rin ako at nakakasakit din ang damdamin ng iba. Pero from that experience, I found my purpose at mas naging eager ako in terms of my profession. Na kasi nung time na yon work from home pa rin po kami eh. So nung time na yun, parang binisi ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Ayan, kaya to the point na kami yung department namin nabigyan ng award kasi lahat po kami naging on time magpasa. Siguro naging blessing na rin ay magpasa ng submission sa yung tinutukoy ko. So naging blessing siya sa akin, naging nahanap ko yung purpose ko at nakagawa rin ako ng kabutihan in terms of my profession. Ayan po. Andale. Father. Purpose kasi, narinig ko yung purpose. Oh, naalala ko yung nakaraan na sabi ni Saint Irenaeus, with God, there is nothing without purpose. There is nothing without its meaning, without its reason. Kaya, andun talaga, no? Mayroong kahulugan sa lahat na nangyayari. Mayroong reason, mayroong purpose, no? Pero balikan natin ang si Bell, no? At narinig natin ang kanyang ibinahagi sa atin. Naalala ko rin yung, di ba sa KKK, mayroon kayong naging guest na nurse din? Siya. Pero narinig ko na iba yung na ang nagbigay sa kanya ng lakas talaga, dahil siyempre andun din ang takot, no? Ang kalungkutan, nandun na rin. Yung bang Eucharist mismo, yung banal na misa, no? Nasa banal na misa talagang mayroong nangyari sa kanya, na siyang nag-inspire sa kanya at nagbigay sa kanya ng lakas para maibigay ang sarili sa paglilingkod bilang frontliner, no? At napakaganda po dahil na-mention yung Eucharist. Eh, ang Eucharist naman po, talagang yan ay a celebration of God's love, eh. Kasi sineselebrate natin ang kanyang Paschal Mystery, suffering, death, and resurrection, no? Kaya kung yan ang nakatutok tayo doon sa love na yon, Jack, sinabi ko rin yan kanina, yung love na yon ang magpa-prod on sa atin, yun mag-i-inspire sa atin para ibigay din ang ating sarili. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos na nagmamahal. Amen! Masa muna tayo. So, magbasa po muna tayo ng comments. So, from Miss Belle Belonio, His love always heals. Amen! Amen po tayo dyan. Ako ito. From Hanigail Madrona, we love you, Carla. I love you too po. From Kuya Angelo Duremdes, emotional pain in terms of family matters. And from Kuya Jo Maria Aquino, lahat ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay, kahit minsan hindi natin nauunawaan, na pagpapagaling at nakapagpapalaya. Amen! Amen naman. So shout out po sa ating mga estudyante sa BBS, Bryce Acuesta, Ivan Christopher Abeleda, Elijah Ruth Pineda, Mac Owen Irapan, and J. Mark Bragado. Dali lang ha. Yes, Father. Sabi nga sa... na, kahit na hindi tayo gumagaling sa ating sakit mismo, ay napapagaling pa rin tayo ng Panginoon at napapalaya tulad nung nag-share kanina na may cancer siya. Okay. Sabi niya accept na siya. Tinatanggap na niya.
Tinatanggap na niya. No? Ibig sabihin, andun. Ibig sabihin, ang Panginoon na rin mismo ang nagpagaling sa kanya. No? Ang Panginoon, biyaya na rin mismo ang nagbigay sa kanya ng lakas para tanggapin. Hindi man siya gumaling sa cancer niya, tanggap na niya at talagang iniaalay na niya ang sarili niya. Ipinauubaya na niya ang sarili. Tulad nung ketongin, no? Ipinauubaya na niya sa Diyos ang lahat. So, ayun na nga po, sa ating gospel inspiration ngayong habag, narinig natin na sinabi ng ketongin, if you are willing. Nakita natin yung pakiusap ng lalaking ketongin, yung paniniwala na mapapagaling siya ni Jesus. So, nakiusap siya, pero ang banggit pa rin, if you are willing. So, tayo ba ay willing magmahal at magbigay ng sarili para sa kapwa? Yun. Ang imbitasyon po sa lahat ay makiisa sa pamamagitan ng comment section. Sama-sama nating sagutin ang next question. Sa anong pagkakataon sa buhay mo, nagamit ng Diyos ang iyong sugat o karamdaman para ikaw ay pagalingin? Ulitin natin, anong karamdaman mo ang ginamit ng Diyos para sa iyong tunay na kagalingan? Ayan. Gamitin po natin yung comment section sa pagsagot. Babasahin po natin yan. Ay, Ate Mayan, ikaw ba yan? Okay, so ikaw po, anong, tawag dito? Anong question? Anong karamdaman mo ang ginamit ng Diyos para sa iyong tunay na kagalingan? So, ayun na nga, yung katulad ng shinare ko kanina, Father, so, yung karamdaman emotionally, especially when it comes to family, di ba? So, for me kasi, wala na tayong magawa, Father, siguro, Ate Carla, kung halimbawa, terminally ill na eh. Ang magagawa na lang natin is ipagdasal sila na matanggap yung kalagayan nila at sa atin, ipagdasal ang mga sarili natin na makayanan natin yung pagkawala nila. So, ayun. So, tingin ko, ayun yung karamdaman para sa akin, which is ginamit ni Lord para, you know, maging tunay na maghilom ang puso ko. Kasi, naniniwala kasi ako na hindi tayo hinahayaan ng Diyos maranasan ng lahat kung wala tayong matututunan or patutunguhan yung lahat ng sufferings natin ngayon. Diba sabi nga nila, narinig ko dun sa isang homily ng isang pari, Father, sa online, sabi niya, God allows us to experience the pain in order for us to appreciate the meaning of what it feels like to be whole again. Wow. So, kumbaga, ayun yung parang nagiging inspiration ko na okay, nararanasan ko to. Hindi ito ang ending. Yun nga sabi nila, kapag hindi pa happy, hindi pa ending. So, may napulot lang ako doon eh. Kasi, yes, sabi ko, kasi sabi nga, sometimes God rides straight with crooked lines. No? Ibig sabihin, mayroong isang mangyayari na maganda doon sa sitwasyon na yon na talagang nasaktan ka, pero mayroon palang mensahe. Amen, na maganda at lalong will Amen make you po a better person. Better person, Father. Amen. So, ikaw naman. Ayun. Sa akin po, yung karamdaman na ginamit ng Diyos sa akin para sa tunay kong kagalingan, yung ishinare ko kanina, yung emotional pain, naging daan yun sa akin para mas maging bukas ako sa ibang tao at makatulong sa iba. And with that, i-promote ko lang po yung page ko. Ayan. Sa viewers po natin, kindly follow my page, Message of Joy. Yun po yung naging outlet ko noong mga panahong nag-move on ako. Kasi sabi ko, kinaya ko to eh. Kinaya ko to with the Lord. So, paano kung may ibang tao din nakapareho yung sitwasyon ko? So, siguro ito yung mensahe ng Diyos sa akin na maging instrumento ako sa kanila para matulungan ko rin sila na gumaling doon sa emotional pain nila. So, ayun po, ginamit ng Diyos yung emotional pain ko para maging instrumento ako sa ibang tao para matulungan ko rin sila. Ayun po. Amen. Father, ikaw po. Ako pa. Ako ulit. Ganun din, pero
tulad ning na-share ko kanina, yung mga minsan di ka matanggap, no? Minsan ganun ang dating mo sa kanila. Pero yung mga nararamdaman na yun ay nakatulong din sa akin. Nakatulong din para maging mas matatag pa ako. No? Mas matatag pa ako kung mas matinding bagyo pang dumating at is andun na. Nakakatulong yan para lalong tumatag tayo sa ating pananampalataya. No? Kasi yan din, kahit na yung mga sufferings natin ay mga paraan din yan para tayo'y tumatag pa sa ating pananampalataya. Parang pinuprune tayo ng ating Panginoon. No? Hinuhubog pa tayo. Ika amen. Nga. No? Amen, para dumating man ang malaking unos, eh, andun tayo. Handa tayo. Mas malakas pa tayo. Mas malakas. Amen po. Amen, Father. So, maraming pagkakataon sa buhay natin na ginagamit ng Diyos para maging buo at totoo ang ating pagkatao at ang ating pagtitiwala. Nakakatakot madalas ang muling pagtingin sa ating mahapding sugat ng nakaraan. Pero, at the same time, nakaka-inspire balikan na nalampasan natin ito at natulungan tayo ng mga mahal natin sa Diyos at sa habag ng Diyos na ka-move on tayo. So magbasa muna tayo ng mga comments ng ating mga netizens. Ayan, netizens. From Bel Belonio, I found comfort at home in the Eucharist. Oh, amen po. Amen. Amen. From Christian Baka, isang paragraph. Okay. Okay. Bilang tao, kasama na sa buhay natin ang magdamdam, ang masaktan, ang maiwan. Laging may katapat na karamdaman sa bawat pagkakamali at kahirapan at bawat pagkakataon na tayo ay nadaramdam at nakakaramdam, tanging pag-ibig lang talaga ni Lord ang ating aasahan upang gumaling tayo. Ito ang aking karanasan na lagi kong pinangahawakan. Stay with the Lord anytime, anywhere, whatever it is, at mapapawi ang ating karamdaman. Amen! Amen. From Zell Roma, you are the God that healed me. Patuloy na katatagan at pagkapit sa Diyos sa kabila ng pagkukulang pagkakamali. Amen! Amen. Shout out po, Pat! Miss Nonalyn Salas, Miss Annie May Karataw, Miss Pero Bosa at sa Batokabi family and kay Daniel. Ayan, shout out ko raw siya. Nanonood si Father Gege. Shout out po Father Gege. Hi. Hello po Father. Bukas andito kayo. See you. Pero alam niyo yung paint, no? Natututo din tayo doon eh. Amen, Father. Kasi tinitingnan natin bakit ba dumating ito? Bakit nangyari ito? No? Uli, sabi nga ni Jones. Na naman? Ay, nga pala, mali-mali ang decision ko kasi. Okay. Kaya natututo tayo. Maging humble enough tayo na tanggapin natin. Mali, nagkamali talaga tayo. Kaya ang naging bunga ay, di ba, pag-pain. Amen, Father. And, advice ng ito from personal experience from no joy. From message of joy. Promote ko talaga. Ayun yung mga pain na pinagdaraanan natin ngayon, yung struggles, yung hardships, those would be your greatest testimony someday. Kaya never wag mong isipin na mag-give up. Kasi may mas magandang blessing si Lord for you. Kung may greatest pain ka ngayon, may greatest blessing din ay ibibigay si Lord sa iyo. Hindi mo man maintindihan ngayon, pero in the future, mauunawaan mo kung bakit kailangan na maranasan mo yung mga ganong bagay. Kaya never give up and Yeah. Ibig sabihin kasi mga teachers kayo, no? Opo. experience pa rin, no? Experience yes, is the best. Policy, Father. Teacher. Teacher. Kasi natututo din tayo sa experience natin, no? Opo. Kung yung experience natin na yun ay nagbigay sa atin ng pain, natututo din tayo. Amen. We do not only learn from books. But from the experiences of other people. Great. Those are the greatest teachers. Kailangan din talaga nating makinigin. Makinig and obey, Father. Matuto tayong sumunod. Yes. Amen. Amen po.
So, yun, salamat po sa lahat ng aktibong nagko-comment sa ating live stream ngayong hapon. Ngayon, napakagandang panahon, papasok na tayo sa Lenten season, kung saan marami tayong magiging reflections sa pamamagitan ng fasting and abstinence at pagdarasal, syempre. Pero Ate Mayan, tanggapin na din natin na hindi lahat ay nakakasunod or practicing itong ating mga paniniwala o pagsasabuhay ng mga gawain Katoliko tuwing Semana Santa. Ayan, marahil siguro nasanay tayo sa convenience at laging tayo ang masusunod. Pero nakita natin sa ating gospel inspiration ngayong hapon na sinundan ng kitongin si Jesus. No, nakiusap siya, nanikluhod siya, gumawa ng paraan para makadaot ang palad si Jesus at ipinaubayan niya ang lahat kay Jesus. Yan. Father Mar, ano po yung reaction mo with regards to that? Kwaresma na tayo? Yes, Father. Semana Santa. Andun kasi sa kitongin, sinundan niya ang... Ano ba yan? Sinundan niya? Opo, sinundan niya po si Jesus. Sinabi mo ba? Opo. Sinundan niya ang eh, itong panahon ng Kwaresma, sundan natin ang Panginoon. Amen. Kasi nga, lagi na lang, no, andun ang Panginoon, ang Diyos, no, laging tinatawag natin siya, ang nakikita natin ang love niya, kapangyarihan niya, pero sa panahon na ito ng Kwaresma ay nakatutok tayo sa kanyang pagkatao. Amen. At dyan sa kanyang pagkatao ay makikita natin talaga kung gaano niya inalay ang sarili niya, kung gaano niya tinanggap ang paghihirap, pati na ang kamatayan sa krus dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya siguro, ito din ang pagkakataon para sa atin, sa ating pagpapanalangin, sa ating pag-aayuno, lalong-lalo na sa panahon na ito ng pandemya, ayuno sa mga bagay na na pwedeng magkasakit tayo nitong COVID, no? Dahil sa hindi natin pag-iingat. Kaya ayuno naman. Ayuno doon sa mga bagay-bagay na magkakasakit tayo nitong sakit na ito o makakahawa tayo sa iba, no? At syempre, sa panahon na ito ng pandemya, sundan natin ang ating Panginoon sa ating pag-almsgiving, no? Sa ating pagbibigayan. Amen. Yan naman ang programa ng Lent. Yun naman ang Lent, no? Prayer, fasting, and almsgiving. Okay na. Amen po, Father. So, ayun nga po. Paano nga ba tayo makakapagpaubaya, lalo ngayong panahon ng pandemya at Kwaresma? So mga kaparokya, samahan ninyo ulit kami sa pagsagot ng mga tanong na ito. Paano, bakit, o paano, o bakit ako nagtitiwala o magtitiwala sa pag-ibig ng Diyos? Okay? Paano nga ba? Di Carla. For me, paano tayo magtitiwala at bakit tayo magtitiwala sa Diyos? Kasi uncertain ang buhay. Diba? Hindi mo alam kung ano yung mangyayari bukas sa susunod na araw. Kaya kailangan natin magtiwala sa Diyos dahil siya lang naman po yung nakakaalam ng lahat ng mangyayari sa atin. Diba? Napagaling niya nga po tayo from our emotional pain or nasa process tayo ng pag-heal. Kaya yun yung isang malaking rason para magtiwala pa tayo sa Kanya. Kaya diba laging ina-advise sa atin na dapat ang panalangin natin ay, Lord, you're with me. Ito po yung gusto ko, pero Lord, kung hindi ito ang kaloob mo, yung will mo na lang po yung masunod. Kasi yun yung masakit eh. Pag nagdarasal tayo kapag gusto natin yung isang bagay, Lord, ito na lang. Di ba minsan magpe-pray tayo, Lord, sana ito na lang ibigay mo sa akin. Lord, ito po yung gusto ko. Pero mali yun. Dapat yung will ni Lord yung masusunod sa atin. Kasi tao lang tayo eh. Kaya madalas tayo nasasaktan. Kasi lagi natin sinusunod kung ano yung gusto natin. Ayan. That's why we have to trust the Lord. Kailangan nating magtiwala sa Kanya kasi siya lang po yung nakakaalam ng mga mangyayari sa atin at siya lang po yung nakakaalam ng rason kung bakit kailangan nating pagdaanan yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Tama. Ayan. Kasi gusto natin kalooban natin, no? Ganun nga, Father, diba? Minsan kasi, mapilit tayo eh. Yes. Kung ano na lang yung ano. Pero hindi natin nakikita kung ano pala yung
mas magandang regalo na naghihintay sa alin. Pag naghintay tayo, kaya syempre dapat matuto tayong maghintay. Huwag tayong padalos-dalos kasi sabi ko nga nung nakaraan, pag nagmamadali, nagkakamali. So, ayun lang. Father, ikaw po. Ano na yung tanong? Paano at bakit ka nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos? Eh, nasabi niyo na, pero ito lang. Dapat tayo'y magtitiwala sa Diyos. Sa pag-ibig siya ng Diyos. Siya ay perfect. Siya ay Diyos. Perfect ang kanyang love. Amen. At love niya tayo. Tayo mga anak niya. No? At syempre, perfect yung love ng ating Father, Ama sa Langit. Ang hangad niya para sa kanyang mga anak ay ang ikabubuti lagi natin, no? At yun, love. At saka sabi nga ni Pope Francis, the other name of God is mercy. 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 Yeah, love, Mama mercy. Mercy. Yeah, dapat nagtitiwala tayo. No? Huwag tayong magduda, walang pag-aalinlangan, mahal tayo ng Diyos. For my love will see you through. Yes naman, Father. Ikaw naman, Ate Mayan. Ano yun? Ayan. Paano at bakit ka magtitiwala sa pag-ibig ng Diyos? O yun. Father. Sige. Siguro kasi, ayun nga, Father, di ba? Meron nga kanta, there is no guarantee that this life... Atay mo! Huwag na natin! Iba-iba niya. Ministry. One, two, three, go! There is no guarantee that this life is easy. Yon, there is no guarantee, Father, that this life is easy. So, mag-ano tayo? Dito yung Father, kasi pinakanta ko eh. Okay lang yan. So, ayun, matuto tayo na and Father, nawala na ako, magpatawad. Yeah. Because tomorrow is never promised. So kung meron man po kayong gustong hingan ng tawad, gawin nyo na, ngayon na. Sabi nga ni Rev J, ngayon na dahil tomorrow, hindi natin alam kung buhay pa sila. Oy! Tama yun. And that reminds me of the... Oh, sina. Carla, kanta ka rin? Kanta ka rin. Yung sa lyrics po nung kanta ng Ben and Benny Leaves, yung you never really love someone until you learn to forgive. Kasi di ba, hindi mo matututunang mahalin yung sarili mo at yung ibang tao kung may galit ka pa sa puso mo. Kung hindi ka pa marunong magpatawad. Ito personally, mahirap para sa akin magpatawad. Pero, with the grace of the Lord, unti-unti, napaprocess na siya, napapatawad ko yung mga tao nagkasala sa akin. Kaya, sobra, yung pagmamahal ng Diyos, umaapaw po talaga siya. Kaya, ayun, pakanta tuloy ako. At magbabalik po tayo sa message of joy. Message of joy pala to. Dali, kasi na-mention niyo ang pagpapatawad. No? At sa panalangin niya, itinuro sa atin ng Panginoon, ay ang Diyos ay laging andoon handa sa pagpatawad sa atin. Pero, sabi niya, magpatawad din tayo sa iba. Amen. Diba? O hingingi natin yung kapatawaran sa kanya na hindi natin may bibigay sa kapwa natin, eh paano yon? At saka, pag hindi tayo nagpatawad, magkakasakit lalo tayo. Amen! Ha? Amen! Kasi, mahirap dalhin yung galit. Amen. Diba? Mahirap yung galit. Andyan yung buhot sa puso mo, yung pag-iisip na makakaganti din ako sa iyo, no? Ang hirap noon. Tingnan mo, magkakasakit ka, hindi ka na makakain ng kahit ang sarap ng pagkain. Nawawalan ka na ng gana. Matutulog ka na lang na naiisip mo pa yung ginawa niya sa iyo. Hindi ka na makatulog. Mayamaan. O di ba? O tama yung pagpapatawad. Sige na, mayan. Ayun po. So magbasa po tayo ng comment ngayon mula kay Tito Alsula. Para sa akin, ginagamit ng Diyos ang karamdaman ko mula sa spiritual illness at emotional din. At dahil sa love niya tunay ngang nakamtan ko ang kagalingan. And from Kuya Angelo Dorindes, pagpapatawad, pagtanggap, pagmamahal doon na sa mga karamdaman. Amen. Amen po. Oh, Aerol Anome Cortez. Ito, estudyante ko po ito. Pain
every time natin nararamdaman ang sakit, for sure, may matututunan tayong panibago na pwede nating magamit sa future para maiwasan natin ulit masaktan at ma-experience ulit yung same pain. Lent is the time of reflecting talaga para sa akin. Hello! And from Kuya Christian Bakang, the more na nasasaktan tayo, the more na nakifeel natin na kinakatas tayo upang maging pure at ma-renew. Oh, amen! And para naman po, si Kuya Jomari Aquino, sa akin yung karamdaman ng galit, hinanakit at ingit. God allowed that to manifest in my life, and His healing love lead me to realization that the conviction and decision to choose Him will lead to perfect. Amen! Amen! And from Zell Roma, dahil higit sino man, ang Diyos lang ang may kapangyarihan na magpagaling. Amen! Ipahayaan natin ang Diyos ang magmanifest sa buhay natin kahit nagkakamali pa rin tayo, ang Diyos ay patuloy at patuloy na umiintindi at nagpapatawad higit na nagmama. Amen. Ay, Rendelina Sol. Use this to all. Helen Natividad, Shane Embido, Sang Tini Choir, Ruby Palion, at Swiss Mira Bueno. Hello po sa Sang Tini Choir. Ayun na nga. Ayan. Salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong mga comments at pagbabahagi. Magbabalik ang Hapag-usapan, Pag-ibig ang Lunas episode matapos ang ilang paano. Welcome back sa ating napag-usapan. Sumasarap ang ating kwentuhan. Ang 2021 ay 500 year of Christianity sa ating bansa. At ito ay ang taon ng misyon at tayo ay gifted to give. Sa mga susunod na araw, ating ibabahagi sa inyong lahat kung paano tayo maaaring makisa sa mga pagmimisyon na ito. Kaya naman friends, manatiling nakaantabay sa ating Facebook page at sa ating mga online shows para malaman kung paano makikiisa sa ating mga projects. Sobrang dami nating sineselebrate at totoo namang dapat tayo mag-celebrate para sa 500 taon ng biyaya at pagmamahal ng Diyos sa atin. So, para sa schedule po ng ating mga misa, ipa-flash natin ngayon yan sa inyong mga screens. Subaybayan po natin ang ating mga online evangelization, Katikwento tuwing Lunes, 7 p.m., KKK tuwing Martes, 8 p.m., at Hapag-usapan tuwing Sabado, 4 p.m. Salamat sa inyong lahat sa pagsalo sa amin sa APAG. Salamat din kay Carla at kay Mian. Salamat po, Father. At siguro, bigyan natin ng counting o ng maikling na katahimikan lang, no? Ating itaas sa ating Ama sa Langit, sa ating Panginoon, ang ating Doktor, ang mga kapatid nating may mga karamdaman. Nawa sa mga sandaling ito, maramdaman nila ang presensya ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, ang kanyang awa at tabag. Amen. Carla at Mian, may gusto ka pa kayong batiin o pasalamatan? Ayun po, binabati ko po yung mga kasama ko sa Santini Choir. Hello po, nanonood po sila ngayon. Ang aking mama, Mercy, Father. Kaya sabi mo, the other term for love is Mercy. Mama Mercy, hello! Ja, hello! Ayun.
Yun po. Binabati ko rin po, shoutout na rin sa YMA and SSCC, sa Batokabe family, and sa mga co-teachers ko po na patuloy na nanonood na ating live streaming. And ulitin ko po, follow Message of Joy. Salamat po. Salamat sa inyong lahat, kaparokya. Samahan ninyo kami sa susunod na Sabado dito sa ating masarap na kwentuhan tuwing Sabado. Hapag-usapan!